Nangunguna sa ating listahan, airplant. Ang airplant o telandisa ay isang perpektong halaman na may low maintenance at maaari mong ipwesto kahit saan. Hindi ito nangangailangan ng lupa para mabuhay, kaya mainam nga itong ilagay sa mga glass terrariums at dagdagan pa ng makukulay na palamuti. Basta may sapat lamang itong hangin at sapat na sinag ng araw, magtatagal ang buhay ng inyong airplant. Number 2. Arrowhead plant. Arrowhead plant o Syngonium pudopolium, o mas kilala bilang arrowhead vines o five fingers. Ang mga katawagang ito ay base sa paibaybang hugis ng mga dahon ng halamang ito. Sa umpisa kasi, ito ay mga arrow-like na dahon at kapag katagalan ay nagiging animoy mga daliri naman. Gumagapang ito, kaya naman magandang tingnan kapag nakasabit. Mainam ang halamang ito sa mga mamasamasang temperatura, kaya mainam ding ipwesto sa CR o sa kitchen man. Number 3. Bird's Nest Fern. Bird's Nest Fern o Asplenium Nidus. Ang halamang ito ay matatagpuan nga sa mga kagubatan na kadalasang nakadikit sa mga malalaking puno. Ang mga dahon nito ay nakadepende sa sikat ng araw na kanilang nakukuha. Kung ito ay mas exposed sa araw, ang mga dahon nito ay magiging kulot o curly. Subalit, kung mas less naman ang araw na nakukuha nito, ay magkakaroon ito ng mga malalapad na dahon. Kaya mas mainam din ito sa mas tagong lugar, sapagkat nagkukulay dilaw ang mga dahon nito kapag nasobrahan sa sikat ng araw. Number 4. Boston Fern. Boston Fern o Neprolepis exaltata. Ang mailagong dahon ng halamang ito na Boston Fern ay isang mainam na hanging plant. Safe ito sa mga alaga niyong hayop, kaya mainam ding ipwesto sa silid tulugan. Siguraduhin lamang na ito ay may sapat na ventilasyon at sikat ng araw, sapagkat ang halamang ito ay mainam ding air purifier. Number 5. Burrow's Tail o Sedum Morganianum. Ang hanging plant na ito ay isang uri ng succulent na halaman na ang ibig sabihin ay may mga matutubig na dahon o tangkay. Kung kaya naman, mabubuhay ito kahit hindi masyadong madiligan. Isabit ito sa mga mataas na lugar upang ang mga humahaba nitong gaway ay magtuloy-tuloy lamang. Number 6. Chenille plant. Nakakita ka na ba ng halamang ito na kung tawagin nga ay chenille plant? Mabilis tumago ang halamang ito, na kadalasang humahaba nga ng hanggang 15 talampakan. Hindi lamang maganda ang dulot nitong mga berdeng dahon, napaka-entertaining din ng mga makukulay nitong bulaklak. Kaya mainam nga itong ipwesto sa ating mga silid tanggapan. Number 7. Golden Pothos. Ang halamang Golden Pothos ay isang mainam na hanging plants din. Ang makukulay nitong mga variegated na dahon ang siyang nagbibigay ng eleganteng vibe sa inyong tahanan. Mainam itong ipuwesto sa silid tulugan dahil nakakatulong ito sa paglilinis ng mga toxins sa hangin. Number 8. English Ivy. English Ivy o Hedera Helix. Isang karaniwang halamang gumagapang na kadalasang matatagpuan sa mga puno o sa mga paderman. Maaari mo din itong gawin sa inyong bahay o hindi kaya ay isabit sa mga paso. Ang mga gaway nitong mga katawan ay mabilis humahaba at napakagandang pagmasdan na mainam ipwesto sa inyong silid tanggapan. Number 9. Pitcher plant. Ang pitcher plant o Nepenthes ay isang carnivorous na halaman. Dahil sa kakulangan ng sapat na nutrisyon ng lupang kanyang karaniwang tinutubuan, mainam din itong ilagay sa mga matubig o mamasamasang lupa. Ipwesto ito sa inyong silid tanggapan
upang makaiwas sa mga langaw o iba pang unwanted bug. Number 10. Ripple peperomia. Ang halamang ripple peperomia o peperomia caperata ay halamang may hugis-pusong mga dahon na maaring makita sa mga kulay na green, red, gray at cream. Isa itong mainam na indoor hanging plant dahil sa mga kakaiba nitong kulay at naiibang texture ng mga dahon nito.